So ayun mga katropa, ganun lang magpalit ng lower arm ng ating CS5. Meron kasing client test driver na nag-request na mga lahat na nga pwedeng gawin sa Mazda, magawa natin ng content. So kaya ginagawa natin ng content isa-isa mga katropa yung bawat parts na kapalitan natin. So yun, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na yung mga YouTuber, subscriber natin dyan. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell. Hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong content mga katropa. Welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo magpapalit ng lower arm ng Mazda. So ito yung Mazda CX-5. So kahit anong Mazda, same procedure lang tayo mga katropa. Siyempre bago yung lahat mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na yung mga subscribers, viewers, YouTubers yan na sumusuporta sa ating channel. So ngayon ituturo ko sa step by step kung anong gagawin natin para sa pagpalit ng ating lower arm ng Mazda CX-5. So yan, shoutout nga pala sa mechanic group members yan, sa mga admin yan, paring Louis, sa lahat ng admin ng ibang group yan, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pag-approve ng aking channel na pinupon dyan sa inyong mga group saka sa mga member yun. So yun mga katropa, ngayon CX5, magpapalit tayo ng lower arm. Bakit natin sa papalitan? Tara, tignan natin. Bago natin tanggalin yung lower arm at tignan yung lower arm kung anong difference kung baka lang siya papalitan, so tanggalin muna natin yung tire left and right. Tanggalin natin yung tire, tanggalin natin yung cover. So natanggalin natin yung cover tsaka yung tire. So ayan mga katropa, kung mapapansin nyo, wasak na wasak yung busing na malaki mga katropa. Ayan. Pwedeng panggalingan ng masira yung inyong tire, pangit yung kain ng tire. So ayan, mapapansin nyo, ayan yung papalitan, kaya natin papalitan. So wala siyang busing na nabibiling ganito, kaya assembly natin papalitan mga katropa. Ayan. So meron siyang leaking. So sa valve cover gasket galing yung leaking niya mga katropa, ayan nakita nyo naglalawa. So sa susunod natin gagawin yan, so hintayin natin yung parts, sasabay natin yung engine mounting. Ayan, leaking. So yan mga katropa, tatanggalin natin sa cell ball joint dito sa isa na to, tapos yung dalawa rito. Tulad siya, oh isa, oh isa, sila. What, later on you put the grease on the thread later on? No, no need. No need. No karat ba? Usually when I do... It's depend. It's depend on the situation. Some grease. Yes, no problem. What is that? Why this car put super in the van? Okay guys? I don't know. Any changes while... Nalagyan ko ng plastic kasi yung talsik ng kalawang. Too big. What's that?
Ay, ay, apply doon. Water, inside. Oo, oh, sabi, ikon mo nga. No? Pendil. Tanggalan natin lahat ng bolt, mga katropa. Sisipatin lang natin yan, mga katropa. Ito natin ang pagkakas. Wala ba? So, natanggal na natin mga tropa, kakabit na natin yung bago. So, ito na yung bago natin parts. So, ito na mga tropa. But when you going back to Mazda? I don't know. No, not sure. Ah. Dapat cari dapat. Ah. Bis. Dapat. Ada mungkin nilai kurang sama harga. So, kinalawang, kailangan natin linisin. Ano ito ng kit? So bago natin gamitan ng gun, kailangan makalapat muna yung mga thread. Still okay, Rick? Nipis. Next time. So, during 80... Medyo service ka?
there's a 350 what? 50F? Uh-huh. And then do a pinupoil? Ah, yeah. Okay. So, yun mga katropa, bago natin higpitan nito, kailangan naka-flat siya. Yan. Yung parang normal na nakababa yung makina. It's okay, no problem. Dito kayo ah. Ante yung masok. Oh, kabayan. Oh, oh. Nakikita na natin mga katropa, pwede natin lupa ito. So, pupunta naman tayo sa kabilang side. So, medyo mahirap. Bilatin tayo ng gun mga katropa. So, gamitan natin ng ibang tools para mailabas natin. So, ganun pa rin. Apat. 1, 2, 3, 4. Lalagyan natin ng support baka may tubig. So, walang tubig ko isa mga tropa. Bold joint, na bold. So ngayon, sisikwatin uli natin mga katrop. Labas muna natin dito. Ano? Tanggal yung bold joint? Punit na punit mga katropa. So, 950 RM original parts. So 950 RM almost 10,000 plus sa peso. Next time. Ito starter. So, ipapasok muna natin dito sa bold joint. Tupukin lang natin ang konti. Tapos, lagyan na natin yung bolt ng bold joint.
after nito mga katropa, dito muna tayo. Yung kanina na iandal natin. Tapos, iwiwit natin dito sa ilalim para pumantay dito sa butas yung board. Kuwatin natin. Dalaw-dalawin natin habang pinapasok natin yung board. Pumasok na yung board. So, ilapat lang na ipasok lang natin ng konti para di siya lumabas. So madali lang naman siyang i-DIY mga katropa, lalo na may tools, kahit owner kayang i-DIY yan. So lagyan natin ng grease para maganda yung fit. Kung pwede, anuin natin na aplosin natin ng grease buong body, kasi nga pinapasok ng tubig kagaya nung isa yung kabila kanina mga katropa. Kaya tayo pinasok ng tubig. Ilapat natin ng konti bago natin kabit yung isa. Yung kalaban eh. Para magalaw-galaw lang natin. Huwag natin ni ano mga katropa, papasok na nga hindi pantay yung grease. Dahil ito swatin ako. Ayan. So, yun pa lang natin pwedeng gamitan ng gun, kung may gun kayo. So, ikipit muna natin itong isa. So, bakit ba madaling masira yung lower arm mga katropa? Kasi madaling masira yung lower arm mga katropa. Road situation din mga katropa yung about sa lower arm, mga busi-busi nyo. Yan. Kung laging bumabana sa baku-baku. Saka sobrang katagalan na rin mga katropa yung ano, kung matagal na yung busi, siyempre tinitigas yan. So, once na naka-encounter na matinding lubak-lubak yan, unti-unti nang mapupunit yan mga katropa. So nakapit na siya, ipitan na natin yan. So, ganyan sinabi ko, bago ko higpitan ito, dito wala namang, problema mga katropa kasi hindi siya agay ng busing ng iba na nakapix. Dito pwede siya maglaro. Sabi nyo, bakit dito, bakit higpitan ko na to nang hindi pa tinataas to. So, wala namang problema rito mga katropa. Kasi nga, nakapix lang itong busing housing na to, tapos nasa gitna yung busing. So, kahit itaas ko to, higpit ako to, ganun pa rin yung magiging play niya. So, hindi kagaya rito na pwedeng magano, pag pinix mo na nakaganyan, lalaban. Yeah. Kunti lang naman yung ano yan, umaangat na doon sa may, ano natin, rubber. So, saka natin higpitan to, gamit lang yung ating tools.
gamitan natin ang pipe. So yun mga tropa, yun lang magpalit ng low arm ng CS5. Pwede nyo i-DIY basta may tools mga katropa. Yan. Napakadali lang. So mayroon siyang leaking sa valve cover mga katropa. Umabot ng gandito. So nung pa may leaking, so in order nga ng valve cover gasket. So yung pinagawa niya ngayon, yun muna nga low arm. Susunod yung gagawin dito yung tatlong mounting, engine mounting, tsaka yung valve cover gasket. So may basa-basa rito, try ko munang sprayan kasi kawawa naman yung customer, para medyo mabawasan lang yung leaking dito mga katropa. So sprayan natin ng decreaser, tapos sprayan natin ng tubig mga katropa. Para mabawasan yung kanyang lungs dito sa baba mga tropa, hintay natin yung mga ilang araw bago niya pagawa kasi may lalakarin. Pero ipapagawa niya ito mga tropa. So yung mga katropa yung spare natin, nawala yung mga langis-langis mga katropa. So babalik pa rin yung langis na yan kung hindi natin papapalitan agad yung ating valve cover gasket. So galing sa valve cover gasket yung mga katropa. So sabi niya babalik niya ng mga after 3 days. So gagamitin niya muna para kasi may lakad daw. So okay lang naman, at least umukay na yung suspension, yung lower arm na nareklamo niya na umiingay. So pagka ganun na yung kapulit ng lowa mga katropa, pwede nang kumain ng tire yun. Iba na yung takbo ng arm nyo. Kasi isa yung arm na nagko-control ng pagka-level ng sasakyan mga katropa. Kaya kung may sira yung arm, lowa arm, so pwede gumanyang ganyan yung sasakyan ng mga katropa. So hindi na siya stable. So mas malaki yung trabaho ng arm kesa sa mga link arm absorber. Yan yung mga madalas gumana sa ano, yung link kasi, yung link nag-stabilize lang ng movement ng sasakyan mga katropa.
So, kaya importante yung cam. Hindi pwedeng durog-durog yung busing. Pwede. Kung gusto nyo mas matira pa yung ibang parts. So, kaya kung may konting punit, so pwede pa naman konting punit, mga kagaya ng punit nito mga katropa, hindi na pwede yan. So, makakaramdam na kayo ng kakaiba sa sasakyan yung mga katropa. Kakain na ng tire yan, saka yung movement ng car, hindi na stable. So, yun, alinigan na natin. Ibabalik natin yung cover. So, mga katropa, next natin yung ating tire. So, katignan na natin yung tire mga katropa. So, yung tire niya, 19 inch. Yung size ng rim. So nakita niyo yung tire, yung tae niya. Merong mataas, merong mababa mga katropa. So palitin na rin yung tire. Siguro nag-iipon lang ng budget. Kasi mahirap hanapin yung 90 inch. Yan. Lalo na may kilin, medyo rare yung ganyan. Siguro Continental. So, dito tayo sa kabila. So, ayun mga katropa. Ganun lang magpalit ng lower arm ng ating CS5. Mazda 236 CX5, kahit anong Mazda na ano, same lang ng procedure mga katropa. Kahit anong sasakyan naman, same lang ng lower arm, nagkakaiba lang ng design, pero same lang ng procedure kung paano palitan mga katropa. So yan, sa mayroon kasing tayong subscriber na nag-request na mga lahat ng pwedeng gawin sa Mazda, gagawa natin ng content. So kaya ginagawa natin ng content isa-isa mga katropa yung bawat parts na kapalitan natin. So yun, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na yung mga YouTuber, subscriber natin dyan. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell. Hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong content mga katropa. Baka sakali makatulong yung mga sinishare kong video about sa ating car, lalo ng Mazda or ibang sasakyan mga katropa. So, hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you my next video.